Welcome to my YouTube channel. So this video is about the concept of set theory. Upon completion of this video, you could be able to learn what is set, why sets are important, the concept of sets, at ano yung reading notation. So start na natin. Ano nga ba ang set? Pag sinabi nating set, ito ay isang collection. Pag sinabi nating set, i-specify muna natin siya ng mga things or mga bagay na kung saan pag ginather natin or pag pinagsama-sama natin, yung mga may common property, sila yung set. Sabihin natin yung sala set, di ba? Alam natin na pang salas yun yung mga gamit sa sala. Sabihin natin na doctor set, yung mga gamit ng mga doctor. So makikita ninyo pag sinabi natin set, na meron siyang isang property or may pagkakapare-parehas sila. Sabihin natin isang example dito, mga prutas. So, ililista natin yung mga set ng prutas. So, sabihin natin yung set ng mga damit natin na kung saan meron tayong pants, may medyas, may sapatos, di ba? So, isang set yon. So, kung makikita nyo, pag sinabi nating set, meron silang common property. Isang sample din ng set, yung mga daliri natin. So, sabihin natin, meron tayong index finger natin, yung middle, yung ring, tsaka yung pinky. So, isang set yon. So, kung iisipin natin, ang set is yung mga things na nag-group together na may common property or may common na katangian. Yun ang tinatawag na set. Bakit importante ang set? Ang set ay sobrang importante kasi siya ay fundamental property ng mathematics. So, ang math kasi can get amazingly complicated quite fast. And graph theory, yung abstract algebra, yung mga yan, yung real analysis, complex analysis, linear algebra, the number theory, at kung ano-ano pang mga branch of mathematics, meron silang isang common sa lahat ng mga yan. At yung mga yan na branch of mathematics ay nag-share sila into common na tinatawag na sets. So, let's move to the concept of sets. Alam na natin kung ano ang sets at anong importance ng set. Ngayon, ano nga ba yung concept ng sets? So, when we said sets, ang sets ay often deal with a group or collection of object, kagaya ng collection ng books, ng fruits, ng student, diba? Collection ng country, collection ng coins. So, ang set may be considered as a mathematical way ng pag-represent natin ng mga collection or a group of object. So, from the word mathematical way of representing ng mga group of object ay tinatawag na sets. Then, a concept of set, a set is a collection of well-defined object. So, pag sinabi nating well-defined object, alam mo kung ano yung mga object na yan at alam mo na talagang nandun siya sa grupo na yon. Pag sinabing well-defined, alam mo kung ano yung bagay na yon. So, the object of a set are called elements or member of a set. And another concept of set, the main property of a set in mathematics is that it is well-defined. So, ibig sabihin, alam nyo kung ano siya. And the object of all sets are all distinct. Ibig sabihin, pag isang set yan, walang parehas na laman. Let's say, for example, dito, lahat ng laman ng set natin ay unique. Kung may banana ka na dito, huwag ka na maglalagay ng banana ulit. So, in mathematics, ang set kailangan distinct siya. So, no two objects are the same. Let's say, for example, dito, meron ka ng sapatos, huwag ka na maglalagay ng sapatos sa set. Let's say, for example, on the alphabet. So, meron ka ng A, B, C, D, huwag ka na maglalagay ulit ng another letter dito. So, each element must be unique. Ayan. So, that is one concept of the sets. So, move tayo dito sa example natin. Which of the following collections are well-defined? Para mas maintindihan natin yung sinasabi nating well-defined. Una, yung collection ng male student sa klase. Pangalawa, yung collection ng number na 2, 4, 6, 10, tsaka 12. Pangatlo, yung collection ng provinces sa United States of America. And pang-apat, yung collection of all goods movies. So, kung makikita natin dyan, yung number 1, 2, and 3, sila ay mga sample ng well-defined na
sets. So, ibig sabihin, dahil well-defined sila, pwede mo silang matawag na sets. Pero yung number 4, hindi siya well-defined kasi nga, yung word na good, hindi na-define kung ano talaga yon. So, therefore, hindi siya pwedeng tawagin na set. Kasi, based on feelings ang laman ng ano, laman ng number 4. Kasi hindi naman natin alam kung ano ba talaga yung mga good movies. So nakadepende siya sa mga tao. Unlike pag sinabi mong collection of male students, alam mo talaga yung specific na tinutumbok or data na nandun. Collection of numbers 2, 4, 6, 8, 10, 12. Alam mo talaga na yun yung value. Pero pag sinabi mong all goods good movies, sa dinami-dami ng movies, anong good movies yan? So, hindi natin alam, hindi nasasagot kung ano talaga yung mga laman ng sets na yun. So, therefore, the number 4, yung collection of all goods movies, is not a sample of well-defined set. So, when we said well-defined, alam mo kung ano yung laman niya. The next concept of a set, generally kasi ang set is named with a capital letter. So from this given example, ang pangalan ng set na to ay letter A. So the name of this set ABCD, ang name niya ay A. So capital letter ang name ng mga set natin. So the elements of a set are denoted by small letter. So itong nasa loob ito ng bracket, ang tawag dyan ay element. Itong A is element, itong B element, C element, and D is element. And the element of a set is separated by a comma. Ayan. And always remember that the symbol of a set in terms of mathematics is the bracket. So, yan yung symbol ng set. Hindi yan mawawala. And the separator for the element is a comma. And an element ay yung laman ng set ninyo. So, ito A, B, C, D is the element. So, always remember, again, that the main property ng set in mathematics is that it is well-defined. Ibig sabihin, the given object, it must be clear whether the object is a member or element or set or not. So, kapag nag-uusap tayo or pinag-uusapan ng set, it is fairly standard to use kasi ng capital letters to represent the set. And lowercase naman to represent the element in that set. So, yung kasi ang ano mathematical standard sa paggamit natin ng set. Bakit big letter? Bakit small letter? So, meron tayong sinusundan din. And next, we have the reading notations. So, in terms of mathematics, we have this kind of symbols, and this symbol is an element of or belongs to. Ibig sabihin, pag gumamit kayo ng ganyang symbol, meron siyang ganun na element. Pero pag ganito ang ginamit natin, ibig sabihin yan, wala siyang ganyang element. Kaya siya tinawag is not an element of or does not belong to. So, meron tayong sample dito. Tingnan nyo itong sample natin na ang A ay may laman na 1, 3, 5, 9. So, ibig sabihin, ang 1 ay element ng A. So, ganito magiging output natin. Ang 1 ay element of A. So, pag sinulat natin yan, 1 is an element of A, iriritan natin yan into mathematics or into mathematical form. Ganito magiging itsura niya. 1 is an element of A. And how about 3? Makikita nyo dito si A, meron siyang 3 na element. So therefore, 3 is an element of A. And if we will going to write down this statement into mathematical form, ito yung magiging itsura niya. 3, then the symbol is an element or belongs to, then A. Ibig sabihin ng ganitong mathematical composition, ang 3 ay element ng A. And how about if we use number 8? Kung titignan natin dito sa set natin, walang element na 8. So therefore, ang 8 ay hindi element ng A. So therefore, it must be written to this. Ibig sabihin, gagamit tayo ng is not an element of or does not belong to. Kaya ganitong magiging itsura natin dyan. So, always remember the use of these two symbol. So, dapat mag-ingat tayo. So, apart from basic concept of sets, ngayon alamin naman natin yung important stuff na tinatawag na representation of set. So, yan yung susunod natin na topic.
Thank you for watching to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and click on bell icon to get notification on my channel. Salamat po!